Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa banalang misang ito ang lahat na nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banalang misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na overseas Filipino workers. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang lahat ng ating mga intensyon at mga personal na kahilingan. Lalong-lalo na ang agarang pagaling ni Marciana de la Cruz. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap na Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo namay naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?
at nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal at ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo ang lahat. At naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Alleluia, Alleluia, ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nananalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang nagdadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan
na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat iniibig mo ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay suma sa puso nila at ako namay suma sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, itinataguyod ni Jesus ang pagkakaisa sa kanyang mga tagasunod. Nais niya ang komunyon o pagkakaisa. Ito ay isang aspeto ng pagkakaisa, ng pagbabahaginan at ng pagiging sama-sama. Nagbibigay siya sa atin ng isang pangmatagalang halimbawa. Siya ay kaisa ng Ama at siya ay umaasa sa Ama. Siya ay nagsasalita sa mga paraan ng Ama at siya ay kumikilos ayon sa kalooban ng Aba. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa patnubay at pangangalaga ng Ama. At ito ang gusto niyang gawin sa atin. Una ay ang pagkakaisa ng Diyos sa Diyos. Dapat tayong magsalita sa isang nakakalugod na paraan sa Ama. Dapat tayong kumilos ng karapat-dapat sa Ama. Ang ating buhay ay dapat na konektado at naaayon sa Ama. Ang ating buhay ay dapat laging nauugnay sa kalooban ng Ama. Pangalawa ay ang pagkikiisa sa isa't isa. Tayo ay isang komunidad ng mga tao. Ang isa ay hindi lamang isang pangalan. Ang isa ay hindi lamang isang numero. Ang isa ay hindi lamang isang magandang mukha sa karamihan. Ang isa ay isang tao sa komunidad na mga disipulo ni Jesus. Tayo ay may kaugnayan sa isa't isa. Kaya dapat mayroong tayong espiritu ng pagkakaisa at pagbabahagi. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay nakikihati sa pasani ng isa't isa? Nakikibahagi ba tayo sa tagumpay ng isa't isa? Nakikihati ba tayo sa pagkatalo ng isa't isa? Tandaan natin, walang nag-iisa sa mundong ito. Walang naliligaw at nabubuhay tayo. Tandaan natin, lahat tayo ay may kaugnayan sa bawat isa. Ngayon, huwag nating ihiwalay ang ating sarili sa iba dahil iniisip natin na tayo ay mas mataas sa kanila. Huwag nating bawiin ang ating sarili dahil lamang sa ating mga limitasyon. Huwag nating itago ang ating sarili sa kanila dahil iniisip natin na may kailangan lang sila sa atin. Huwag nating ihiwalay ang ating sarili sa iba
dahil lamang sa magkakaiba tayo ng pananaw at magkasalungat na opinyon. Dapat tayong makisama sa kanila. Dapat tayong maging banded sa kanila. Ito ay dahil tayo ay isang pamilya sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Nais ng Ama na tayo ay nagkakaisa sa Kanya. Nais din niyang magkaisa tayo sa isa't isa. Sa kaisa lang, tandaan natin, isa lang ang totoong bahay natin. Ito ay ang langit na nais ng Ama na bumalik tayo sa Kanya. Ito ay upang manirahan kasama niya sa langit at pupunta tayo sa langit, hindi nag-iisa, kundi kasama, kasama ang komunidad, kasama ang bawat isa. Ngayon sa paghahanda natin sa kapistahan ng Pentecostes, ipagdasal natin na mabuhay tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa iba. Magtrabaho bilang isang grupo, hindi lamang bilang isang hiwalay na individual na laging nasa aktibong pakipag-ugnayan sa isa't isa, hindi lamang sa pagiging passive-absente, kundi dapat ay iisa tayo sa Diyos. Tayo dapat ay kaisa para sa lahat. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay ng Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng Kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo naway magkatipon sa iisang simbahan, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinahagi mo sa nag-iisang minahal mo. Bago pa man itatag ang San Sinukob, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Pag-aing natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng aing mga alay upang mapaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa iyo ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilonggati ng dating mong pag-aalay. Ang bangong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan na inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo'y inihain na Pamaskong mahamungto pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginaganap na pagkikinabang, matutuwa nawa namin at pagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pangindapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.